So yun guys, magandang tanghali, no? So meron dito dala si Pops na radiator cover from Vietnam. So ilang months to? Wag dumating? Parang 1 month. 1 month! So yun, 1 month. So rare flow itong mga item na to, no? Kasi Vietnam yan. So guys, ibang klase. Titanium. Titanium, no? Sana all titanium. Carbon loaded. Sunod dyan, carbon na. So yun guys, start na natin. So ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng radiator cover. Then magkaroon na rin tayo ng tutorial dito sa pagkalas ng fairings na. Una sa lahat, ubusin mo yung mga bolts. So ito pre, yan, tanggalin mo lahat ito. So apat yan, ubusin mo lahat. Yan. So kailangan nyo guys, ubusin nyo yung mga turnilyo. Picturean mo yan ano ah, ni Pops, napicturean mo ba? Wala pa. Before and after, malagyan na radiator cover. So mamaya na, pag nakakalas na. Ang tigas. Nagtagalit si Pops dito paglagay ng ano, bolts. Napadiin. Saka nakadali nito. Hindi legit ito, pero yung ganda naman siya. Eh. Yung nakuha mo doon sa mga body bolts, ayos eh. Ay, yung mga ano, yung bolts type. Ito kasi screw type to. Maganda siya oh. Pero ayun, sulit. Una kong salpak sa motor ko, puro gold din. Ay, iba to. Kulang ay. Kulang sa isa. Kulang. Hindi ko napansin yan eh. Mm. Ayan. Pati yung ultimo nakatago, nilagyan ni Pops. Ayan. So guys, pag ganito ubus na, yan Pops, dito ka. Para aware ka din sa bahay kung maglilinis ka ng iyong motor, yung left elbow. Ayan. So ito yung first step guys. Ayan, hawakan nyo dito. Tapos i-push nyo lang, palabas. Ayan. Ayan, pag tatlo na yung naka-ultaw, dito naman kayo, no? Hawakan nyo dito guys. Medyo lagalaga pa kayo. Ayan, okay? Hindi matakot. Ayan, pag ganyan na Pops, angat na. Hilahin mo front ng konti, no? Ayan. Kasi meron yung lock dito. Ayan. Marami napuputol. Marami napupose. Ayan. Tapos pauna din. Ano? Ayan. Tanggal na. Puro pauna. Paunang natatanggal yung lock. Yun ang lalaglag yung dulo. Shout out kay Jake. Natanggal niya to. Ito ang nagtanggal siya. Pwede ko pala linisin niya. Ayan. Ito na sa bala. Ganun din dito. Ayan. Make sure na wala yung mga bolts ha. Okay. So ayan. Ito. Okay. Isa pa. Dalawa. Tatlo. Ito tayo sa baba. Ilayan nyo to guys. Tigas to. Bago to. Yan. Pag ganyan, tarasahin nyo na. Ah! Yun. Wala nang nalaglag ah. Ano yun? Gabok. Ah, hila naman pa una. Ano? Yan. Yan. Ilalayo nyo to. Yan. Tapos pag ganyan. Alright. Madali ho magtanggal. Pag babalik po, mahirap. Sabi sa inyo. Oh, mahirap. Mamaya, tutulo ko na lang din. Okay, tatanggal nyo to. So, ayan, bitaw na yung radiator. Ayan ah, ang ganda. Ano siya, tawag dito. Ibang klase, guys. Rear. Mahal niya. Kano'ng ubit dito? 1,000. Hindi, 700 lang. 700 daw. Ayan, mura-mura, guys. 700. Daming nga nag-comment. Sa bibitan yung sa Shopee, 1,500 eh. 1,500 nga yan, dito sa atin. So yun guys, so pagkakabit nito may pattern naman na yan ano. So tatanggalin nyo lang yung 10mm na yan sa kabila. Yan, dito yan. Sa taas, cable tie na lang yan guys. Yung aming ginagawa dito. Okay, so iipit nyo yan ha. Baka mawaw mali na naman tayo dyan. Naalala nyo dati yung vlog ko. Tama ko yung tango dun. So yun guys, tanggalin nyo to. Yan, iipit nyo lang yan dito. Okay, so yan. May 10mm dito. So pag natanggal yung 10mm, lalagay nyo na yung ano, yan, lagay nyo lang doon. Okay? So, balik nyo na ulit yung nut, ay yung bolts. Madali lang to guys. Ang paghihirapan nyo lang dito is yung pagbaklas ng fairings, di ba pre? Kasi critical yung magbaklas ng fairings guys eh. T-biro. Kailangan nyo ng konting lakas ng loob. Tsaka may pambili na kayo. Pag nawasak. Ayan o, 10mm lang na bolts. Okay. Tapos dito, cable tie na lang yan sa upper. Ay, cable tie sa lang guys. Tinong ka pa, lana. Patay tayo dyan. So pag walang cable tie, maghanap kayo ng nut at saka ito, ganito. Yan. Nalagyan nyo dito. Pero mas maganda kung cable tie eh. Ako, sundo yung gulong. Yan. Kasi meron pihitin yan eh. Cable tie na lang the best dito. Yung Pops, so may butas doon. Kikibol tayo mo lang yan. Hindi na yung mahulog.
Ako na magkikable tayo, maghanap tayo. So yun, kung ayaw nyo maglagay ng bolts kasi mahirap tanggalin yung bolts dyan, ito lang po yung baon, cable tie. So kung may black kayong cable tie, i-cable tie nyo lang siya ng black. Ayan, pagtago sa kabila, gantuin nyo lang. Tapos, higpitan nyo na. Tapos putulin nyo na lang. Mas maganda sana kung black, pero di nyo na yun makikita guys, tago yan eh. So yun, ang purpose ng radiator guard, diba, mayroon yung parang mga maliliit na mayinis na part. Hindi na yun mayuyupit. So yung talsik ng bato, hindi malilis na yun, no. So yun, ganun lang yan. May spacing siya na halos daliri. Medyo naunat siya papunta palabas. So yun, putulin na natin dito guys. Alright, so yun. Tapos na. So ganun lang kadali magkabit ng radiator cover. So ito na, paghihirapan natin yung pagbabalik. Kawala tops, practicean mo motor mo. Joke lang, hindi ako na. So turo ko na rin sa'yo. So, siyempre first step, kung anong unang tinanggal nyo, hindi na ikakabit nyo, no? So yung socket lang, signal light. Double contact ka pre, maganda yung naka-double contact. Liwanag. Mura lang yan. So yan, ipasok nyo muna dito sa loob yan. Ito, pasok mo dyan. Salad na step. Ipasok nyo sa loob. Dito naman kayo guys. Yan. Ito. Yun, pagpapunta sa uli at tulak. Tapos ito, huwag nyo kalimutan isok-sok to yan. Sabi sa inyo, may balik eh. Medyo makunat. Oh, yun, naiwan pala eh. Kaya pala. Ayan. Ayan, okay na. So, dito naman. Meron pa yun doon sa loob pre, yun, no? Pasok mo yun, yun. Yun. So, may pasok mo na. Teka lang, tigas eh. Lang pa sa atras. Ito na yung pinakamahirap na part ito sa motor na to. Yung pagbabalik ng fairings. Kailangan mahaba yung pasensya nyo dito. Kasi medyo critical yung pagbabalik nito. Yan. Okay na. So yan, pag na halos naan nyo na ito, naipasok nyo na sa loob, hindi na kayo mahirapan dyan. Ayan, tapos, tikin nyo lang. Isa, dalawa, tatlo, okay na. Naiwan, naiwan. So, balik tayo ulit dito. Sorry, naiwan. Ayan. Ayan, ayan. Sumabit na naman tuloy yun. Sa loob pa lang mahirap kami. Oo, ito lang naman. Isa lang yan. Ang sinabi, naiwan. You watch it. Ayan, okay na. Teka lang, iniwan na yata isa pa. Ito, ito, ito. Ayan. Ikaw pala eh. Okay na, yun. So yun, fit na ulit. Kabila naman tayo bago natin ibalik yung mga bolts. Di ba mas mahirap ibalik? Kaysa sa baklas yun. Tsagaan lang. Makukuha mo din yan. Dito eh, halos araw-araw na ganyan. Mami, ablock. Ano naman? 155R. Hindi nga na dating. Baka napasarap ng tulog si Philip. Yan, saksak nyo muna dito. Tapos dito. Tapos silipin nyo yung dito sa loob. Ito na naman yung isang yun. Ah, oh, mahirap dito sa kabilang side. Hindi nadudukot. Pero abot ng daliri ko, maliit eh. Ayan. Ayan na, dito na naman tayo guys. Ayan, tulak pa huli. Ops. 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 Okay. Yari na. Tapos na. Tapos di nakasaksak yung ilaw. Ulit. So ayan, ito yung isang anting-anting ni Pops. Stock is good dito sa isang tornilyo. Nahiya pa. Nahiya pa, isa na lang eh. Ultimo may nakatago, itinira niya palitan.
Yan, balik na ulit yung bolts. Yan, ang ganda oh. Pogi oh. Pwede nang ilaban sa putikan. Bili ka lang dyan sa madadaanan, marami dyan. Kung matitiis mo, tatlong araw, kwenta, gastos, plus shipping, may kasabay ka pang piyesang bago. Ano kailangan mo doon? Air cleaner, Uma Racing, spark plug, Uma Racing, ignition coil, Uma Racing, tambucho, ECU, nako, butas bulsa mo, naparami na. So yun guys, tapos na. So yun, ganda ng radyito ni Pops. Na, wala na tayong naiwang piyesa ni Pops dito. Double check tayo. Yan. Ito lahat ng stock niya. Saan pa? Wala ka? Yun. Ito. Tante yan. Ah, may laman pa to eh. Huwag akong malinaw. Dilaw na yan? Ay, may laman. Madilaw na. Kaysa manlagay pa natin doon, di pa, Pops? Oo. No. Kapaltan mo rin naman yan. Mamaya siguro hindi mo matitiis yan. Dami laman ha. Labis din lahat. Okay. Yan. Bukod natin ito, baka mawala ng pintura. Sumama doon. Nasaan pa? Yun. So yun guys, tapos na yung installation ng ating radiator. No? Sana may natutunan kayo. So guys, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. No? Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming video. Yun. Salamat kay Pops, galing pa Santo Tomas yan. No? So yun guys, dito muna ating video for today. Salamat. You're the one who can make me happy.